bago yung interview na yon, ano muna yung tumatakbo sa isip mo bago kayo nagharap ni James Lee? Ah, alam mo, sa totoo lang, wala naman ako natandaang may sinabi siya against me. Mm-hmm. Yung isa lang, no? Kawawa naman pala si James. O, ibigay na po natin kay Doc Willie Ong yun, yung prayers po, hindi po bashing. Dito mo makikita kung gaano kabuting anak si Ludina noon. Hindi lang bilang isang mabuting kaibigan, kundi anak. Gusto niya ng magkapamilya. Ooh. Oo, 35 na si Gerald Anderson. And I told Jet nga, Diyos ko. Ito na ang latest, kaya tumutok ka na dali. Ito na nga. Ito po si Mama Loy! Ito po si Ate Mrena! At ito naman po si Papa O. So, ano pa nga ba ang lagi nyo inihihirit sa amin? Ay! Ichika mo na! La-la-la-la-la-la-la-la-la Ichichika na namin dali! Oy, Nay! Ikaw na naman ang pinag-uusapan ng mga tao. Ano? Maliit na bagay. Dahil dun sa interview mo kay James Reid. What about that? Wow! Oo, kasi 1,000,000 na yung views. Grabe. Diba? Hindi, siguro ano yun. Siyempre, curious sila. Yes, because we are the two former managers. Oh. Diba? Alam mo na. Oo. Bago yung interview na yon, ano muna yung tumatakbo sa isip mo bago kayo nagharap ni James Reid? Ah, alam mo, sa totoo lang, isang malaking instrumento dito si Chuck Gomez. Oo, yung aking kumare na siyang nag-PR kay James Reid. At doon ko pa inaawitan si Chuk na sana makausap ko si James Reid. Ma-one-on-one ko siya. Kasi sabi ko, as far as I know, wala ako sinabi anything against James Reid. Nung pagkatapos ko ay napunta sa Careless si Liza Soberan. Dahil kahit saan pa mapunta si Liza, hindi dapat sasama loob ko. Unang-una, nag-expire naman talaga yung contract. So, kahit sino pang gustuhin ni Liza, siyempre, sino tayo para makialam pa doon? Pero at least, dati, naisabi ko kay Liza na magbababa ako ng percentage. No? Kung natatandaan ninyo, na from 20% to 10%. Wow. At sinabi ni Liza, hindi na. So, ayun, yun na yung the rest is history. So, ito na nga, fast forward, ayan na nga. So, nagkita kami ni James Reid. Nagyakapan kami. Nagyakapan lang, kuya? Ano gusto mong mangyari sa amin? Hindi, kuya, kung nagbeso kayo. Ah, yeah, nagbeso naman kami. Dahil normal naman yan sa showbiz. Oo. Alam mo yung, sabi ko, oh my God, ilang years kami hindi nagkita ni James Reid, pero nakita ko siya, sabi ko, hindi nagbabago mukha. Ganun pa rin kakinis, at napakaganda ng mata, napakaganda ng ilong, napakaganda ng ngipin, lips. Yes, ko. Ang dami kasi na yung nagko-comment eh, na parang natutuwa at yung iba namamangha na, bakit nagpa-interview si James Reid sa'yo? Wala kang pakialam. Magbabalik po ang The Boss. Diba? Ang dami talaga yung view niyong question mark nila. Bakit nagpa-interview si James Reid kay OG Diaz? Ah, yun nga. Kasi nga, si Chuck Gomez, tinanong ako, okay ba sa'yo? Papa-interview ko si James Reid. Oo naman, Diyos ko niya. Ah, so sa kanila nang galit. Oo naman. Bakit naman ang hindi? Tsaka wala naman akong galit kay James Reid. And wala naman akong matandaan na sinabi ko anything against James Reid. And even James Reid, wala naman akong natandaan may sinabi siya against me. Yung isa lang, no? Totoo naman na. Sabihin ko ba? Sino nga? Oh. Jeffrey, ulang mamalit yung mga sabi. Ano ba?
ba, Brenda? Hindi na nga binabanggit yung Jeffrey Owen. Oh. At least nilinok ni James. Si James yung paniwala-paniwala na bakit ako ganon? Bakit hindi ko sinabi kay Liza na may offer ang Spider-Man kay Liza bilang leading lady ni Spider-Man? Diyos ko, wala nga. Kung may offer, kahit libre, bibigay ko talaga Spider-Man yan, ano? Ang history yan, ano? Marvel yan, ano? Kaya, wala nga. Anong mag-iilusyon kami? Kuya, yung isa lang naman ang nag-iilusyon eh. Hindi nga, kaya nga, ayun, yung malinaw yan, walang ganong alok. Kaya nga, pati si James yun na-shock nung sinabi ko, wala. Talaga. Pero yun yung sinabi sa kanila. Paniwalang-paniwala daw sila. Pero, totoo ba na, na more than 100 million yung utang ni Jeffrey O. kay James Reed? Well, Loy, sa pagkakaalam ko. Ano yun, kuya, no? Spider-Man. Oh. Mukha kang sapo. Hindi. Hindi. Siyempre nasabi ng company ni James Reed na parang mga 150M. Na personal lang niya. Personal money niya. Oh my God. Oo. Eh, ang nakakaloka nito, hindi ko naman naitanong kay James Reed, ano? Kung matatandaan natin, binenta ni James Reed yung kanyang bahay sa Loyola Grand Villa for 150M. Kaya siya may pera. So parang binamigay lang din niya yung bahay niya, no? Grabe. At yun yung hinahabol nila ngayon. Oo. Sana. Eh kaso nasa ibang bansa itong si Jeffrey O. Balita natin, ano? Ito naman si Liza ay nasa New York naman. So, Nay. Si Jeffrey O bang nagmamanage kay Liza ngayon? Siguro, kasi nandun siya sa LA at meron naman silang communication ni Liza. At saka merong agency doon sa US, si Liza. And I'm sure meron din naman siguro as consultant or advisor ni Liza. Kasi di ba rin dun sa interview, lagi sinasabi ni James na pinagsabihan si Liza Soberano na mag-ingat kay Jeffrey O. Pinag-iingat naman ni James Reed si Liza. Pero syempre, naki-Liza na yun kung susundin niya si James Reed. Ay, tsaka na din sa interview mo, Nay. Na ano? Na ano, humingi ng tulong si Liza Soberano kila attorney para makalaya yung si Jeffrey O nung nasa kote siya ng Bureau of Immigration. Is that true? Na may duling. Oo. Totoo yun, na si Liza tumawag sa careless kay James Reed. At kung kanina pa, parang kung sino yung pwedeng makatulong para makalaya si Jeffrey O sa pagkakahuli ng immigration. Kasi nga, wala siyang mga sapat na mga dokumento para magtrabaho dito. Wala naman siya sa pangalan ng careless. Dahil si James Reed lang nandun, wala siya doon. So, hindi siya CEO? Hindi. Si James Reed ang CEO? Oo. Nagpapanggap na CEO. Ano yung CEO? Narinig ko lang kay Mama Loy, kuya. Gaga ka. Anyway, so yun nga. And in fairness, dahil sa friendship ni Liza, kaya natulungan makalabas si Jeffrey O. Oo, at isa pa ako sa naging suspect niya na ako ang nagtimbre sa kanya sa immigration. At sabi naman ni James Reed, kahit daw ang tatay niya naging suspect ni Jeffrey O. May listahan daw ang mga pinagbintangan. Oo, pero sabi ng lawyer niya, si Attorney De Guzman, na hindi kami kasali nung tatay ni James Reed sa nag-report. Tsaka bakit ko naman i-report siya? Hindi mo na, ang grabe ko naman lakas sa immigration. Ako naniniwala, pag hindi tama ang mga papel mo, talagang may magsusuplong sa'yo. Diba? Tsaka nabanggit din ni attorney na nun sa investigasyon nila, diba, meron pang mga ibang tao na parang meron ding
bigat ng kalooban kay Jeffrey O, di ba? Oo. Oh. So, sino tayo nagsuplo? Aba, hindi ako. Ha? Ba't naman ako? Ang magawin ko? Ang dami-dami kong trabaho, abala kong tao. Ha? Abalahin ko yung sarili ko. Hindi, sana kung pagkakakita ko yan. Di ba? Diyos ko. Yun nga, paniniwala ko, pag hindi kompleto ang iyong mga papel, talagang marireport ka o talagang meron sa paligid mo ang magre-report sa'yo. Kaya nga, o tignan mo, sinasabi pa ni Jeffrey o sa akin dati na hindi na kukuha nila isa yung gusto niya, laging kami ang nasusunod, na kung ano-ano pa mga hanas niya. Unang-una, hindi naman siya Pilipino. O hindi niya alam yung kultura dito, hindi niya alam yung mga pagdating sa pagtatrabaho dito. Hindi naman ganun na, nakilala mo ba yan, hindi pa siya si Liza Soberano. Isa pa siyang struggling noon. Hindi naman, hindi ba? O bakit nakilala mo ngayon na sikat na sikat? O, nung nawala sa amin. Kung starlet ba yan, ganyan ka makipag-away? Hindi naman, di ba? O, kaya naman, ang laki-laki ng lessons na nakuha dito ni James Reid na hindi na dapat pang magtiwala. Ang mahal-mahal daw ng lesson. Oo, ang mahal. Umabot ng 150M. Kakalopa, no? So, tingin mo na, ibabalikin dito para harapin yung mga niya, obligasyon? Well, sa tono ng pananalita ni James Reid, parang hindi muna yan makakabalik dito. Pero sabi naman ng lawyer, kung gusto niyang bumalik, makakabalik naman siya. But he has to settle all his obligations sa Careless. Yung mga malalaking amounts na due sa Careless dapat binibigay ni Jeffrey O. At ang dami pa. Ang dami pang nagre-report kay James na sila rin daw ay nakuhaan ng pera. Paano? Kumawa naman pala si James. Oo, Diyos ko, nakakaloka. Kaya naman, yan, mag-work ulit si James kasi si una, namimiss niya ang pag-arte. Pangalawa, eh, kailangan talagang bumawi ni James. Diba? Pero ako, at this point, gusto kong magpasalamat kay James na nagkausap kami ng off-cam at napag-usapan namin yung nakaraan namin. Ha? May nakaraan kayo? Ha? May nakaraan kayo ni James Reid? No, may future kami. Ay! Ayun na! Charot lang, gaga. Ina yung nakaraan naming pag-aalaga kay Liza. Kala ko kung anong nakaraan ito eh. Ito na gaga ka. Eh, ikaw, Nay! Ano naman ang message mo kay Liza Soberano? Pagkatapos ng interview niyo ni James Reid. Ah, sana magising na si Liza. Ha? Saan? Sa katotohanan. Na? Na kailangan niya nang magising. Dahil ako kilala ko yung bata na yan. Hindi ko makalimutan. Mabait yung bata na yan. Hindi ko lang alam bakit. 360 degrees na change ang nangyari. So, alam mo, we are open to changes. Pero, huwag naman yung 360 degrees. Parang hindi na si Liza yun. Hindi na ba siya yun, kuya? Ako ha, sa akin, ha, parang iba eh. Parang nadiktahan eh. Katulad ng vlog niya, ako, hindi ako naniniwala ang galing lahat kay Liza. Yung mga sinabi niya na yun. May dikta yun. Oh? Sino dikta? Ay, nakon. Oh, anyway, maiba naman tayong balita, naubos na, oh. Ng James Reid Liza. Ayun talaga kasi pinag-uusapan hanggang ngayon. Dahil nga hindi nila akalain na darating yung araw na maghaharap si OJ Diaz at si James Reid, di ba? The two former managers. Yes! Oh. Do you feel somehow vindicated dahil dun sa interview nyo? Noon pa naman, alam mo, feeling ko vindicated na. Doon pa lang sa mga mali-mali na yung career path. Doon pa lang kasi mas nakakaya naman kami kung walang nangyari sa amin. Pagpunta doon kay Jeffrey O, sumikat. Hindi mas kami nakakaya, di ba? Eh at least baliktad, sikat yung galing sa amin. Pagdating kay Jeffrey O, sikat pa rin ba, kuya? I think so. Eh, kasi nga nagka-Hollywood project. Oo. Pero yung pala, si James ang nagpakilala, di ba? Sinabi niya sa interview niyo. Oo. Na siya yung nagpakilala dun sa director. Di ba? Oh, anyway, maiba naman tayo ng balita. Oo, Loy. Sige na nga, lumipat na nga tayo sa next topic. Oo.
Oh, ano masabi mo dito, Nay? Na ano? Sa nanay ni Jeld Anderson. Na? Eh, hindi ko alam kung joke-joke lang si Mami o talaga ito'y nasa puso niya eh. Ang alin? Eto, o, panoorin mo. We wish you the best, Ma. Thank you sa all the years ng pag-alaga sa amin. Salamat. Inalagaan mo kami. Alam namin na ibibigay mo lahat para sa amin. At ibibigay din namin ang lahat para sa'yo. Correct! Lahat ang gusto mo ibibigay. Pero kapag hindi namin kaya, huwag ka na magtampo. Ako alam namin kaya, hindi naman nangihingi si Mama na hindi niyo kaya eh. Ano ka na support to give to Mama? I'm asking a little bit. So, I'm asking you. Ay, naku, ayan naman pala. Na on the spot si Gerald Anderson. Diba? Bigyan mo na ako ng abong. Eh, kasi naman sabi, kahit anong gusto mo, bibigay eh, di ba? Oo, ayan. So, ako ang hiniling. Tapos, pagpaning kay Julia ng camera, ayan, tawa lang ng tama. Naku, Diyos ko. Sayang hindi natin napanood yung kasunod. Ano kayo nangyari? Ano kayo sagot? Naputol eh. Pero kung kilala ko si Che, gusto niya ng magkapamilya. Oo, 35 na si Gerald Anderson. And I told Che nga, Diyos ko, 31 meron na ako anak. 54 na ako, may 23 years old na ako na panganay. Diba? Kaya nga tiyatanong ako ni Che kung pwede na ba siyang mag-anak. Oo naman! Pwede siyang magkaroon ng anak, pero hindi ka pwede magbuntis, Che. Ha? Dapat yan si ano? Si Julia. Oo. Ha? Oo. Kaya lang nga, syempre, maiintindihan naman natin ito, no? Dahil si Julia, eh talagang pumipick up talaga ang career. Oo naman. Oo. At lalo na naka 420 million. Wow! Kanilang baliktambala ni Joshua Garcia. Mm-hmm. Oo. Ha? As of September 16. Ooh. Oh, for 20 million, di ba? So, showing pa rin hanggang ngayon? Oo. Wow! Oo, yan nga. Tapos, meron pang gagawin si Gerald na teleserye, yung Nobody. So, pareho pala silang busy. Pero feeling ko, pinaplano na nila. Ba't may ganun? Feeling ko lang naman. Ganun ka pala makaramdam. Aba, boy, naman 35 na nga si Che. Oo nga. Tsaka, I'm sure financially stable naman sila pareho. And emotionally naman din. Super in love naman sila, di ba? Correct. Ang mga fans kaya nakakaintindi, nakakaunawa, mas natutuwa sila na ina-announce ng diba? Mga artista. Siyempre, sa iba kasi, ang dating yan, parang pag nagkakaroon ka ng anak, tumatanda hindi yung age mo, kundi yung dating mo. Tumatanda. Alam mo naman dito sa showbiz, no? Tinan mo si Sarah Geronimo. Di ba parang ganun pa rin? Ilang taon na si Sarah? 36? Tinan mo naman, ha? 36 na si Sarah. Alam nating may asawa na siya. No? Pero tinan mo naman dating ni Sarah. Mukha bang 36? Hindi, di ba? Parang mukha lang 21. Ganun! Parang wala rin nagbago sa pagtingin ng mga fans sa kanya. Oo! Parang silang Curtis din na eh. Kahit na medalya na. Di ba, ganun pa rin yung tingin natin kay Ann? Na diba? Premiadong actress, na host, di ba? Masikat pa din. Yes. Yung iba nga, Diyos ko talagang ano na, lalo silang gumaganda kapag naririnig na nila sa ibang tao na, ay, ganda-ganda mo. Ba't hindi ka magpahuli ng hair? Gawin mong maroon, di ba, yung gano'n. Na tapos kasi, tapos pagkita mo, ang ganda nga ng hair, no? Sana all, no? Sana lahat ng parts maganda, di ba? Ano ngayon, kuya? Wow, kumakaangkin naman. Alam mo, nagpa-iconic star lang siya. Yes, di ba? Sana yung buhok mo, yan na lang ang mukha mo. Grabe siya. Di ba? Nga. I'm sure naman na kahit naman siguro mag-decide sila na to get married sometime soon. Sometime soon. Gusto mo yun? Tatangkilikin pa rin sila ng kanikanlang mga fan. Oo naman. Ako naniniwala ako na pagmahal nyo isa't isa, go. Go, go, go.
Oo, feeling nyo kayong forever go. Diba? Oo, diba? I'm so happy for Jet. Kasi nakita mo yung post si Gerald Anderson. Ay, kinilala siya bilang son of Jensen. Oh, at siya, siya'y ginawaran ni Mayora Lorelei Pacquiao. Mm. Oo, yung hipag ni Manny Pacquiao. Oh. Diba? Eh kasi naman, kaya siya ginawaran dahil nga yung kanyang consistent na pagtulong sa mga nasalanta ng bagyo, yes, ay hindi talaga pakitang tao. Ever since ganyan si Jet. Kaya dyan ko siya sinasaluduan laki eh. At dalawang teleserye na pinagsamahan namin ni Jet, napakabait. Diba? Napakabait sa staff at talagang mahilig din sa mga pasabog. Ay, oo, pasabog? Mga pagkain, ganyan. Ah, oo, pala ko ganyan si pasabog. Jet. Utot ba? Yan ba ang gusto marino? Ayaw! Hindi, paghahandaan kita. Parang nag-iipon ka nga eh. Kanina ka pa gumaganan eh, kaya natitense kami ni Brenda eh. Pwede ba mag-concentrate ako? Ha? Anyway, abangan natin kung kailan magiging ama si Gerald Anderson. Kung kailan niya tutuparin ang wish ni Mami. Yes. Oy, nako! Siyempre, no, yung malungkot na balita na dumating sa ating lahat, hindi ba? Yung pagkakaroon ng cancer ni Doc Willie Ong, no? Ang doktor ng bayan na grabe yung kanyang biglaang, alam mo yung pagkaka-ospital. Tapos, yun pala, no, siya ay may cancer at in-announce pa niya. Kailangan daw malaman ng kanyang mga taga-suporta kung ano ang totoo at kung ano ang nangyari sa kanya. Diba? Yun yung sinasabi natin, ano? Despite the fact na si Doc Willie Ong ang hinuhugutan natin ng lakas pagdating sa health, no? Yung hinuhugutan natin ng mga payo pagdating sa health, hindi ba? Sa sobrang pagbibigay ni Doc Willie Ong ng kanyang sarili sa mga tao, nakalimutan niya na meron din siyang sariling kalusugan. Oo, kaya ang amin pong prayers, dagdagan pa natin ang prayers natin for Doc Willie Ong. Dahil sabi nga niya, gagaling siya kapag siya'y ipinagdasal. At hindi na kailangan pa ng bashers ni Doc Willie Ong. Hindi naman talaga nakakatulong yun. Oo, ibigay na po natin kay Doc Willie Ong yun. Yung prayers po. Hindi po bashing. Oo, katulad yung kay Luin Barreto, yung kay Mami Inday Barreto. Oo, na talagang oo, na every time kausap natin si Claudine, siya yung abala kay Mami Inday, minsang naaksidente, siya rin yung tumatawag ng mga saklolo, hindi ba? Dito mo makikita kung gaano kabuting anak si Claudine, ano? Bilang isang mabuting kaibigan, kundi anak. Talagang hindi raw niya ma-imagine yung buhay niya kung mawawala yung mami niya. Kaya gano'n na lang katindi yung prayers ni Claudine at yung paggabay niya sa kanyang mami. At gano'n din yung paghingi niya sa mga friends niya at supporters ng prayers for mami niya. Ayan. So sabay-sabay natin silang ipagdasal. Siyempre, hindi lang sila, kundi yung mga alam natin, yung mga kaibigan natin, kahit mga kaaway natin, lalo na pag nagkakasakit, ipagdasal din po natin sila, no? O isantabi natin yung pakikipag-away sa kanila o yung tampo natin sa kanila. Higit kailanman ngayon nila kailangan yung dasal. Yes. Siyempre, dagdagan natin ating prayers for healing ng ating mahal na doktor ng bayan, Doc Willie Ong, at si Mami Inday Barreto. Kaya yan din na, ano, Loy, eh, yan din ang bailin ko kay, ano, kay SB, kay Sam Versosa. Oh, si Kuya SB ng Manila, oo. Eh, araw-araw bumababa siya at nagbibigay siya ng project sa Manila. Oo. Oo. Siyempre, kailangan, sabi ko, lagi kang malakas. Oo. Lalo na pagdating ng kampanya. Oo, dahil siyempre, tatakbo siyang mayor ng Manila, hindi ba? Ito nga, nagbigay siya ng mga ayuda. Merong nasunugan sa isang bahagi ng Manila. Andyan siya, yan, oo. Tapos, namigay din siya ng 100 negosyo packages. Wow. Oo, kaya tinan mo, nag-iiyakan yung mga tao. Oo, oo, Diyos ko.
Nakakaloka. Eh, paano pa kung manalo yung mayor ng Manila? Ay, mas bongga. Oh, di ba? Oo. Wala, parang ano niya eh, parang ba't lagi ka tumutulong? Sobrang saya ko, Nay, eh, pag tumutulong. Oh, kasi meron na ako eh. Gusto ko lang tumulong talaga sa tao. Pangit kasi sa isang politiko yung kabig ng kabig. Kaya dapat bigay ka ng bigay kasi sa kanila naman talaga yan. Tama. Kaya tama yan, ha? Tama yan, Summer Sosa. Okay? Yes. At nais natin sabatiin ulit na yun ang belated happy birthday. Oh, tama. Ano ba? Kwento nga dyan, ba? Ay, ayun naman. Nagpunta tayo ng birthday celebration niya. Talagang yung mga close friends niya at mga business associates ang mga nandun. At may mga artista rin ang mga nagmamahal sa kanya na dumalaw at nakijam. Oh, diba? Katulad ni na? Para Kenny Edgar. Uh-huh. Nandyan din, syempre, si J Heart Music. Uh-huh. Diba? Nag-performed it. At saka si Andrew E. Oo nga. Gusto ko talaga nagsayawan mga bisita, no? Oo. Oh. Tinanong ko nga siya, bakit walang mga politiko rito? Oo nga. Oo. Simple lang ang sinabi niya. Oh. Iba kasi yung politics, iba to. Mm. Ito mga ano, yung mga talagang mga personal friends ko. Mm. Oo. Ay, pansinin mo, andun din si Wendell Ramos. Yes! Oo. Si Rian Ramos. Yes! Oo. Magkamag-anak ba sila, kuya? Magkapilido lang. Ah, okay. Ay, under this si Miss Universe, Chelsea Manalo, Miss Universe Philippines, di ba? Correct. Tapos may mga iba pa mga beauty queens doon, mga former beauty queens, di ba? Yung mga kasama na siya Will to Win, si Boobsy, nag-perform din, di ba? Boobsy Wonderland. Oo, tsaka meron din show si SB, di ba? Yung Dear SB. Yes. Kaya nandun din sila Miss Annette, correct. Si Miss Joy, tapos may makasama mga sparkle talents, correct. Na magaganda, no? Tatangkad, na. Kala natin mga beauty queens. Siyempre, lagi kang mag-iingat, ha, SB. O, ang iyong kalusugan, ha? Yes. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga link. Ito po si Mama Loy, mga nanonood po sa amin na hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. Click niyo po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigayin po ang aming episode ngayon, meron kayong komento sa lahat namin, chika. Comment below, click the like button. Huwag kalimutan niyo click ang notification bell. At pag-click niyo, kayong unang-una manonotify na meron kaming latest update. Ha? At syempre pang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manonood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. At naku, nandiyan na po sa vlog ni Miss Aiko Melendez. Yung interview niya po sa akin, sana po panoorin po ninyo. Ayan, ako, nakaka-enjoy, nakaka-good vibes yung aming interview. At syempre, nice po natin magpasalamat sa NB Skin Beauty and Wellness Center for skin, face, body, and wellness. Nandyan lang po yan sa Mother Ignacia sa tapat ng ABS-CBN sa Grandia Place ground floor po. And Dr. JC Solis for our gorgeous smile. Diyan naman po sila sa E. Rodriguez sa tapat po ng Christ the King Church. Oh, yeah. Oo, ha? Siyempre, Pamrena. Yes, hello mga ka-update. Pag-follow naman po ng aking FB page. At yung Rena po, M-R-E-N-A. Ano na nakapost? Hey, may mga rings ako dyan. Ay, Ano yung last deal na nakalagay doon? Ngayon, mamalay mo nga noon, nung 17, mamaloy. Oh, ano yun? Nag-iconic ako. Ay, ang taray! Kaya palang ganda ng hair mo. Ganda ng hair mo. Totoo ba yung hair mo? Yes, kuya, totoo yan. Wow! Nakula, excited tuloy akong pumunta ng iconic. Yes, mamaloy. Inibalt na ako ni Miss Myra. Yes, yung Miss Myra. Saan ba yung iconic? Kuya, sa third floor ng Robinson's Magnolia. Wow! At syempre pa ang aking panayam kay James Reed pa rin. Yes. At ang kanyang mga pasampok po. Uh-huh. Sa OGDS Inspires na sa I1TFC na rin po. Ha? Mm-hmm. At syempre gusto natin pasalamatan ang The Brand Bar NY or New York. Yan yung mga friends ko na sa New York na nagbebenta ng mga branded ano shirts. Ayan. Wow. Pants. Ayan. O dyan kayo. O, ayan ang kanilang IG. Oh. Legit yan. Legit yung mga yan. Oo. Binigyan na rin nila ako niyan ni eh. Thank you so much. Kailan kaya tayo bibigyan, Brenna? Mga ingitera kayo. Mali mo naman. Makasa lang naman. At syempre pa. Oh, yes, Nay, batiin natin. Happy birthday, Tita Gay! Oo nga pala si Tita Gay.
celebrate siya dito. Valley Resort. Ang sasal natin siya ang pumunta rito para lang makatalo tayo sa birthday niya dyan sa ano, Delgado. Ayan, napakasasarap ng pagkain at may mga prutas pa sa table. Yes! Ayan, kumpleto ang kanyang pamilya. Oh. Siyempre, ay mga gusto mag-Highland Valley Resort and Spa, ha? Dyan po yan sa Pantabangan, Nueva Ecija. Yes! At may day tour sila dyan, ano? Yes! Oo, ha? Doon sa kanilang water park, ang pinakamalaki, pinakabongga. At meron silang mga bagong mga pavilion doon sa late night na pwede rin for day tour. Yan, ha? Ayan, maraming salamat at happy birthday ulit, Tita Gay. Love you! At ito po ulit yung lingkod, Papa Usin OGPS, ang lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo itong umaga, kung na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang gising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi inyong inihirit sa amin? Ishika mo na! Tapos tayo, wala akong pasabog. I love it. Bukas, pagandaan. Ang pasabog dito yung hair ni Mrena. Yes! Ayun talaga. Ay, bukas yung manika. Uy! Ano na lang po yan? Oh, kulang na lang talaga, karayo. Ha? Uy, yun pero magandang hair mo ngayon. Buti na lang, Diyos ko, no? Nagawa ng paraan niya ng iconic, pero gusto pa niya sa iconic magpa facial. Diyos ko, lagyan niyo nga ng hair color yung mukha niya. Hindi! Papandok ka, oh. Ganda ni Brenna, oh. Ganda ni buhok mo, oh. Asan? Oh! Kinulayan ba yan? Dikit mo yung boobs mo kay Mariah.